Good morning po sa bawat isang po sa atin, mga kapatid, kay Kristo. Purihin po ang ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. So, nandito tayo muli upang sa ganun ay makinig ng kanyang po mga banal na salita at mag-aral, mga kapatid. At isa pong napakahalagang bahagi ng ating po buhay ang patuloy na pag-aaral at pakikinig ng kanya pong mga salita. Amen? Magandang umaga po sa ating lahat na yung bagong kabigat, maayong aga sa inyong tanan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, purihin ka, Panginoon. Kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat dahil binigyan niyo po kami ng isa na naman po pagkakataon upang sa ganun ay mag-aral ng inyo pong mga salita at patuloy o Diyos na ang pong hiling at nalangin ang inyo pong espiritu ng pagkaunawa na ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Inyo pong basbasan ang aming pong puso, inyo pong basbasan ang aming pong pakikinig ng inyo pong mga salita. Ito po ang ating samot na layin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Muli po ay magandang umaga. Ang topic po natin ngayon, mga kapatid, ay yung pagpapahayag ng ating pong Panginoong Diyos na siya ang tanging Diyos at wala na pong iba. Matatagpuan po ang ating pong pag-aaralan base po sa aklat po ni Isaiah. Isaiah Kabanatang 45, talatang 14 hanggang 25. Hallelujah. Ang sabi niya po rito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa Israel, masasakop mo ang mga taga-Ehipto, ang mga taga-Ethiopia, mga taga-Sebia, Sabea, na ang mga lalaki ay matatangkad. Paparito sila sa iyo na dala ang kanilang mga kayamanan at mga ani. Sila ay magiging mga bihag mo. Lulod sila sa iyo at magsasabi, ang Diyos ang totoong kasama mo at wala nang ibang Diyos. Hallelujah. O Diyos at tagapagligtas ng Israel, hindi niyo pinapakita ang inyong sarili. Mapapahiya ang lahat ng gumagawa ng mga rebultong Diyos-Diyosan, sabi niya rito. Pero ang Israel ay ligtas niyo, Panginoon, at ang kaligtasan nila ay walang hanggan. Hindi na sila mapapahiya kahit kailan. Kayo, Panginoon, ang Diyos, kayo ang lumikha ng langit at ng mundo, hindi niyo ginawa ang mundo nang walang nabubuhay. Ginawa niyo lahat para matirhan. Sinabi niyo, ako ang Panginoon at wala nang iba pa. Hindi ako nagsalita ng lihim ng walang nakakaalam. Hindi ko sinabi sa mga lahi ni ako na dumulog sila sa akin, na wala naman silang matatanggap sa akin. Ako ang Panginoon nagsasalita ng katotohanan. Sinasabi ko, kung ano ang dapat. Sinabi pa ng Panginoon, magtipon kayong lahat at lumapit sa akin, kayong mga tumakas mula sa mga bansa. Walang alam ang mga nagdadala ng mga Diyos-Diyosan nilang kahoy, nananalangin sila sa mga Diyos-Diyosan ito na hindi naman makakapagligtas sa kanila. Isang bunin ninyo sa isa't isa at ihayag ang inyong usapin. Sino ang humula noon tungkol sa mga bagay na mangyayari? Hindi ba't ako ang Panginoon? Nang wala ng ibang Diyos, ako lang ang Diyos na matuwid at tagapagligtas. Lumapit kayo sa akin para maligtas kayong lahat sa buong mundo. Sapagkat ako ang Diyos at maliban sa akin ay wala ng iba pa. Sumumpa ako sa aking sarili, at ang mga sinasabi ko hindi na mababago. Ang lahat ng lulod sa akin at sila ay mga ngakong magiging tapat sa akin, sasabihin nila tanging sa tulong lamang ng Panginoon ang tao ay magkakaroon ng lakas at tagumpay na may katuwiran.
ang lahat ng napupuod sa Panginoon ay lalapit sa Kanya at mapapahiya. Sa tulong ng Panginoon, ang lahat ng lahi ng Israel ay makakaranas ng tagumpay na may katuwiran at magpupuri. At magpupuri sila sa Kanya. Hallelujah! Tayo po'y pagpalain sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanya pong mga banalang salita. Praise the Lord! Ito po ay hayagang inilathal na ating pong Panginoon Diyos na siya lamang po ang tayong Diyos na nakapagbigay kaligtasan sa bawat isa po sa atin. Amen? Ito po ang ating pong makapangyarihang Diyos na ang ibig sabihin ng kanyang kaligtasan ay hindi lamang po para sa bansang Israel, sa bayan ng Israel, bagkus po sa lahat po ng dako ng mundo. Amen. Mapalad po tayo dahil asali po tayo doon. Mapalad po tayo sapagkat kabilang po tayo doon. Ikaw at ako kapatid ay kabilang sa kaligtasan na ipinagkaloob ng ating pong Panginoon sa Kristo. Amen. So, kadalasan po ay marami tayong katanungan. Marami tayong mga haka-haka sa ating pong Panginoon o sa ating pong buhay, na tila baga pinangurusahan tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Marahil ay ito'y pagdaing o pagre-reklamo tungkol po sa ating pong sitwasyon. Hindi po kaila sa lahat po sa atin. Subalit, ipinapahayag ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid, sa talata pong ating napakinggan, na siya po'y makapangyarihan at ang lahat po ng bagay maging mga sitwasyon po natin sa buhay. Lahat ng pangyayari sa ating buhay ay nasa Kanya pong nakilang kamay at nasa Kanya pong nakilang kapangyarihan. Nakasalalay ang lahat, mga kapatid. Amen? Kung lamang pong ating ipagkatiwala ang lahat po sa Kanya, ay mayroon pong solusyon ng bawat problema. Mayroon pong solusyon ng bawat problema, kapatid ko, kay Kristo. Wala pong imposible sa ating pong Panginoong Diyos. Sa ating Diyos, lahat po ay Kanya pong magagawa. Sapagkat ayon po sa ating pong napakinggan, naringgan mga kapatid, ang pangako po ng Panginoong Diyos ay tunay nga naman pong totoo. At ang pangako po ng ating pong Panginoong Diyos ay tunay nga pong may buong katapatan na Kanya pong tutuparin. Amen? So, kung kaya't mga kapatid, bakit kailangan po natin mag-agam-agam? Bakit kailangan po natin mag-alinlangan o mangamba sa Kanya? Amen? Sa Kanya po, wala pong dapat tayong ipangamba, mga kapatid, sapagkat ang mga nagtitiwala at nananalig sa ating pong Panginoong Diyos na buhay ay meron po siyang pangakong ipinagkaloob sa bawat isa po sa atin. Wala pong kailangan ipangamba, dapat wala pong kailangan dapat ipangamba kung may Diyos tayong tapat at totoo. Kung may Diyos tayong tapat at totoo at Diyos ng katuwiran. Amen? So, kailangan po natin ipagkaloob, kailangan po natin ipagkatiwala sa Diyos po ang lahat. Ang Diyos po ang may likha ng lahat ayon po sa ating pong napakinggan. Amen. Nilikha niya po ang sanlibutan. Siya po ang mayakda ng ating pong buhay, ng aking buhay, ng iyong buhay. Siya din po ang mayakda ng kaligtasan ayon po sa ating pong napakinggan. Sa aklat po ng Jeremiah 29:13, Jeremiah 29:13, sabi niya rito, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Ito po ang pangako ng ating pong Panginoong Diyos. Amen? Sapagkat, ano po ang pangako? Kung lalapit po tayo sa ating pong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kung hahanapin natin ang ating pong Panginoong Diyos na taus pusong paghahanap sa Kanya ay atin po siyang matatagpuan.
Sabi niya diyan, kung lalapit kayo sa akin, ng buong puso, tutulungan ko kayo. May kondisyon. Mga kapatid, ang paglapit po sa Panginoong Diyos ay hindi lamang po basta pagtawag sa Kanya o paglapit. Ang lumalapit po sa Kanya ng buong puso, yung totoo, yung seryoso na lumalapit po sa Kanya ay Kanya pong tutulungan. Amen? So, yun po ang pangako ng Panginoong Diyos. Ang hangat po ng Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin ang taos pusong pagsasaliksik, ang taos pusong paglapit sa Kanya, ay tunay nga naman pong makakasumpong tayo ng tulong, kaligtasan, tulong sa bawat problema, tulong sa bawat sitwasyon natin sa buhay, tulong sa bawat pangangamba, tulong sa bawat pagdadalawang isip. Amen. Yan po yung pangako ng Panginoong Diyos. Ano pa po ang pangako ng ating pong Panginoong Diyos? Ayon sa aklat po ng Hebreo, Hebreo 11:6, sabi niya dyan, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya, dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Hallelujah! So kung wala daw po tayong pananampalataya, hindi natin mabibigyan ang kaluguran ng ating pong Panginoon. Sapagkat sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat na, ano ang sabi niya po diyan? Sumampalataya. Amen? So, wala pong ibang Diyos maliban po sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. So, purihin po ang ating pong Panginoong Diyos sapagkat ating pong nariningan ang mga bagay na ito. Ayon pa po sa aklat ng Filipos, sabi niya dyan, Philippians chapter 2 verse 10, sa gayon, upang lahat ng bansa, sabi niya dyan, upang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa ating pong Panginoon, luluhod sa pagsamba sa Kanya. Wala pong iba kundi sa ating pong Panginoong Diyos. Amen? In verse 11, at para sa ikalulwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesu Kristo ang Panginoon. Amen? At kikilalanin ng lahat na si Jesu Kristo ang Panginoon at sa ikapupuri ng Diyos Ama. Alam niyo po mga kapatid, isa po sa pinakamadaling gawin at batayan, simple, subalit nakiiwan ng makapangyarihang kataga, mga kapatid, upang ilathala sa bawat isa po sa atin ang plano at ang layunin ng ating pong Panginoong Diyos tungkol sa ating pong kaligtasan. Sabi niya diyan, ibalik po natin ang ating pong paningin sa Diyos. Focus on God. Hindi po sa ating sarili o sa mga bagay na panandali ang pong nawawala. O yung pag-aksayahan ba natin? Pag-aksayahan natin ang panahon at oras ang mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng kabiguan. O pag-aksayahan ng oras at panahon ang mga bagay na pasanin natin sa yung mga problema natin. Ang sabi ng Panginoong Diyos, ibalik po natin ang ating paningin sa ating pong Diyos na buhay. Focus on God. Amen? Hindi po sa mga bagay na madaling nawawala. Hindi po sa mga bagay na nakapagbibigay kabiguan. Bagkos, ituon po natin ang ating pong paningin sa ating pong Panginoon at sa Kanya pong mga salita at sa Kanya pong mga pangako. Amen? Hallelujah. So, in the book of Hebrews, chapter 2,
Ano po ang sabi ng Panginoon? Hebrews chapter 12 verse 2. Hebrews chapter 12 verse 2. Sabi niya diyan, itoon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa cross at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Itoon natin ang ating pong paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pong pananampalataya. Looking unto Jesus na siyang magbibigay ng kagalakan sa bawat isa, mga kapatid. Siya pong nagbibigay ng kasiyahan sa bawat isa at siya pong nagbibigay ng kapayapaan sa ating pong puso. Amen? Kung kaya mga kapatid natin kay Kristo, kapatid ko kay Kristo, buong puso tayong magtiwala at manalig sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit natin itoon ang ating pong paningin. Ito ang dahilan kung bakit itoon natin ang ating pong paningin sa ating pong Panginoong Diyos. Amen? At wala nang iba pa. Ang sabi niya doon sa Isaiah 45 verse 25, our last verse. Sa tulong ng Panginoon, ang lahat ng lahi ng Israel ay makakaranas ng tagumpay na may katwiran at magpupuri sila sa Diyos. Ang lahat po ng naniniwala at nananampalataya sa ating pong Panginoon, sila po ay spiritual Jew, spiritual Israelites, at kabilang po tayo roon. Mapalad po tayo, sabi niya rito, sapagkat nagmakakaranas po tayo ng tagumpay na may katwiran at magpupuri tayo sa ating pong Panginoong Diyos na buhay. Sa tulong ng Panginoon, ang lahat ng lahi ng Israel ay makakaranas ng tagumpay na may katwiran at magpupuri sila sa Kanya. Ito po ang dapat po nating ipahayag, mga kapatid. Yung mga lahat po ng nananalig at nananampalataya, naniniwala sa ating pong Panginoon, kinakailangan po natin ipahayag ang mga bagay na ito. Karoon tayo ng tagumpay. Amen? Ang katwiran at kalakasan na matatagpuan sa ating pong Panginoong Diyos ay hindi po matatagpuan sa iba o sa ating sarili o sa anumang bagay. Kundi po walang iba matatagpuan ang mga bagay na ito sa ating pong Panginoong Diyos na buhay. Purihin ang Diyos dahil tunay nga kung siya po ay dakila. Hallelujah! Kaya mga kapatid, ito po ang mensahe ng Panginoong Diyos. Patuloy tayong magtiwala at manalig sa Kanya. Ipagkatiwala po natin ang ating pong buhay sa Kanya sapagkat siya po ang nagbibigay ng solusyon sa bawat sitwasyon at bawat pangyayari po ng ating buhay. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah.